Ayan, so good afternoon, good morning, good evening, kung ano oras yung man mapapanood tong video na to. So this video was intended para gawin natin kung ano ba yung preparation na pwede, na kailangan natin para sa PQA, na darating na PQA. So ano yung PQA, Philippine Quality Audit? So I'm here with your coordinators and safety officer, Kim Edmar Mostar, Casey Villares, and your safety officer, Rafael Jose Manalastas. So, let's start with kung ano nga ba yung mga napag-usapan namin yesterday, July 19, together with Ma'am Joy, kung paano yung preparation natin sa darating na audit. Ayan, so Amherst Laboratories Inc., PQA orientation for third-party contractors. So, to start with, so ano nga ba si PQA? So si PQA, the Philippine Quality Award, PQA is an integrated approach for performance management that sets the standard excellence to help Philippine organizations achieve world-class performance. Ibig sabihin, si PQA daw, siya yung magbibigay ng award or siya yung magiging baseline. Kapag binigyan ka ng PQA award, ibig sabihin, hindi siya award, pero ikaw na yung magiging set ng standards niya. Ibig sabihin, ikaw na yung baseline pagdating sa paggawa ng mga produktong yun. Kung halimbawa, tayo sa pharmaceutical, sa Amherst, ang ginagawa natin mga gamot. Kapag nabigyan tayo ng PQA, ibig sabihin, tayo na ngayon yung standard sa buong Pilipinas sa paggawa ng gamot. So PQA is the highest level of National Quality Award for exemplary organization performance pattern after Malcolm Muldridge National Quality Award or MBNQA of the US and those in Europe and Asia. It is not an award for product or service quality but for quality management system. Ibig sabihin, sa kalidad ng kung paano nga ba hinahandle natin yung gamot, kung paano natin ginagawa yung gamot, lahat yon. Sa tao, kung paano yung services natin sa mga customers natin, lahat. So for PQA award process, sa President of the Republic of the Philippines, senior patron of the award, siya yung mag-a-award, DTI secretary. Ito yung mga bumubuo sa PQA. DTI, PQA Executive Committee, Management Committee, DTI Competitiveness Bureau, award administrators, board judges, and team assessors. So, ano nga ba yung criteria sa para sa PQA for performance? So, syempre, i-check nila dyan yung leadership, kung paano ba nila kung paano ba hinahandle ng isang kumpanya yung mga tao, yung mga empleyado niya. Strategy, kung paano ba yung strategies na ginagawa para sa produkto. Customer, kung paano hinahandle yung mga customer kapag may mga feedback, kapag may mga complaints, and whatever. Measurement, analysis, and knowledge management, yung workforce, and yung operations. At syempre, yung pinaka-results. So sa PQA award process, pinaka-umpisa dyan syempre sa pinaka-baba yung eligibility determination. If eligible, applicant submit a 50 pages application report to the administrator. Second, yung application report submission. Tapos sa stage 1 na tayo, independent review. Stage 2, at ngayon yung kung saan yung site visit na supposed to be actual virtual site visit, yun ngayon gaganapin sa July 29 to 28, including random employee interview. So lahat ng bumubuo, lahat ng empleyado na nasa whether third party ka man, regular ka man, na nasa Amherst Laboratories, pipili sila randomly. Tapos i-interviewin ka kung alam mo na intindihan mo ba yung mga processes. Kaya tayo magkakandak ngayon ng preparation para if ever man na isa tayo sa mapili, alam natin, confident tayo. Hindi naman to parang board exam or hindi naman to job interview na kailangan ipasa. So ang importante lang dito, kailangan maintindihan natin yung mga processes. Alam natin kung ano isasagot natin kapag tayo yung napili sa interview. So sa stage 3 site visit, ito yung site visit clarification and verification of the application report of finalists by group of 4 to 6 assessors led by senior assessor. Thank God. Yan, tapos after niyan yung stage 4 na, board of judges conduct by final review and conveys recommendation to DTI secretary. And after niyan, kapag pumasa na,
yan yung award ceremony. So President of the Philippines presents the award. So award and recognition level. So first, recognition for commitment to quality management. Second, recognition for proficiency in quality management. Sabi dito, noong 2005 daw, recipient si Unilab of recognition for proficiency in quality management. Third, recognition for mastery in quality management. Demonstrated superior result, role model in the Philippines. And four, ito na yung Philippine Quality Award for Performance Excellence. Ibig sabihin yung high level of excellence, national and global role model. Ibig sabihin, kapag nakatanggap na yung isang kumpanya ng Philippine Quality Award, ibig sabihin, isa na siya sa baseline. Ibig sabihin, isa na siya sa pinaka merong high level of excellence pagdating do sa pag-produce ng isang produktong yun. Rap, take over. Ayan. Ayan. Tapos, noong 2008, first recipient of PQA for performance, excellence, si Unilab. Tapos, yung 2019, si Toyota, siya yung recipient of PQA for performance, excellence, yung number 4. Kumbaga, si Toyota yung, siya lang, Pilipinas yung nakakuha ng award na yun. Hopefully, sana tayo din. Ayan, so thank you. So yun nga, 2008, si Unilab yung nakakuha ng first recipient of PQA for performance excellence. Ibig sabihin, pagdating sa paggawa ng mga produkto, tulad ng mga yung mga produkto ni Unilab, yung mga sagamot or even yung mga pampahid, yung mga ginagaay, yung mga creams. So isa si Unilab yung nakatanggap. Ibig sabihin, sa lahat ng pharmaceutical, sa lahat ng manufacturing, si Unilab na ngayon yung baseline nila. Ibig sabihin, si Unilab yung pinaka nakakuha ng pinaka maayos, pinaka maganda, pinaka high level na pagdating dun sa na dapat yung pang-excellence ba, pang-national and global na role model pagdating sa paggawa ng mga produktong yon. So si Toyota noong 2019 naman, siya naman yung second recipient of PQA. So hopefully, I'm not sure kung meron ng third, pero hope ito yung ini-aim ni Amherst naman na makuha ngayon 2022 na magkaroon din tayo ng PQA. Ayan. So, para lang sa review, if ever na matatanong siya during mapili man isa sa atin during sa interview, ito yung mga dapat natin tandaan kasi importante na dapat kilala rin natin kung sino nga ba yung mga heads sa Amherst. So sa ALI PQA Application Development Team, meron tayong steering team. So si Mr. Joe Narvaez, siya yung Manufacturing South Cluster Head. So kailangan kilala nyo naman kung sino naman yung Manufacturing South Cluster Head natin. Si Mr. Alan Punong Bayan, siya naman yung QA South Cluster Head. Si Ms. Karen Somera, siya naman yung HR South Cluster Head. At si Ma'am Marivic Gabriel, siya naman yung Finance Head. So meron naman tayong Category Champions. Sa Leadership, si Mr. Alan Punong Bayan. Strategy, si Mr. Joe Narvaez. So for Customer, Ted Kasupanan. MANKM, Kim Obaldo. Sa Workforce naman, si Karen Somera. And for Operations, Divine Quinto. So, PQA journey benefits. Ano ba yung mga benefits nga ba? Siyempre, increase employee involvement, customer satisfaction and retention, ma-achieve yung performance result, benchmark for exceptional management practice, outside perspective of organization strengths and opportunities for improvement,
thorough evaluation and review by experts and panel of assessors, feedback reports to guide organizations' quality and productivity improvement. So tulad na sinabi ko kayo na, once na nabigyan ang isang kumpanya ng PQA, ibig sabihin, sila na yung benchmark. Sila na yung parang titingalain, sila na yung dapat gagayahin ng iba pang manufacturing or iba pang kumpanya. Ito yung video. Sad to say, hindi siya gumagana kasi. So, isasend na lang din namin sa GC or sa separate kung ano nga ba para makilala nyo kung sino talaga si PQA or ano nga ba ang ginagawa ng PQA. So, established dito. So, medyo kailangan medyo tanda natin to since ang client natin ay si Amherst Laboratory. So, dapat huwag natin kakalimutan na tulad ng nasa camera ko, ang employer po natin ay si Tapley Solutions Inc. Employer, ibig sabihin, ito yung nagpapasahod, ito dito tayo nakakontrata. Ang client company naman ni Tapley's, kung saan tayo yung nagtatrabaho or sino yung kliyente na pinagtatrabahuhan natin ay si Amherst Laboratories Inc. So wag tayo maguguluhan doon ha. Kapag tinanong tayo, sino ba yung employer mo? Ibig sabihin, kayo ka nagkatrabaho kay Tapley Solutions Inc. Kaya po yung mga pay slip natin, yung mga kontrata natin, nakalagay doon si Tapley Solutions. So, pag tinanong naman kung sino yung customer nyo or sino yung client company nyo, yun naman po si Amherst Laboratories Inc. So, si Amherst Laboratories was inaugurated on March 2007 with Her Excellency President Gloria Macapag-Arroyo. So, tandaan po natin na established si Amherst noong 2007 noong March. So, Alice Vision. So, very important po to ha. Alice Vision. So, the toll manufacturer of choice in Asia and strategic growth areas. So, again, ang vision po, ang Alice vision, ang vision ni Amherst ay to be the toll manufacturer of choice in Asia and strategic growth areas. Okay? So kapag po tinanong yan, kailangan as much as possible, kundi natin siya makakabisado ng word by word, kailangan ma-explain naman natin if ever man na tayo mapili para sa audit or sa interview. So, Alice Mission. Sa Alice Mission naman, for Alice Mission, we provide world-class pharmaceutical and nutraceutical products through continuously improving standards of total quality and excellence. Siyempre, makapag-provide ng world-class na pharmaceutical and nutraceutical product. Dapat yung mga ginagawa nating mga pang-pharma tsaka pang-nutraceutical na products, pang-world-class, yung kahit papano naman, pwede nating ipagmalaki at maikipagsabayan. So, continuous improving standards of total quality and excellence. Second, we develop socially responsible, dynamic, and committed workforce by providing the best environment for personal and professional growth. So dapat na nakaka-develop ng social responsible para kumbaga ibig sabihin doon sa mga empleyado, meron kayong best environment, work environment. Syempre dapat hindi naman siya yung stressful. Yung makaka for professional growth din, ibig sabihin nagde-develop naman yung personal natin and professional growth natin, ibig sabihin hindi tayo nai-stress, balance lang yung trabaho natin. At syempre we delight customers by 100% on time and complete delivery of cost effective product. So, ibig sabihin, yung mga produktong ginagawa natin ay nabibigay natin ng maayos sa mga consumers. So, ano naman yung Alice values? So, yung meron tayong sinasabi na yung pride. Ano nga ba yung pride? Passion,
love, integrity, discipline, and excellence. So ano ba yung mga dapat natin tandaan kapag tinanong yung, o ano ba yung ano, Amherst, alam nyo ba yung Amherst values? So lima po yun. Plied, tandaan nyo lang yung plied. Yung word na plied, yung passion, ibig sabihin, yung passion mo, yung dedication mo sa pagtatrabaho na pupasok ka araw-araw. Love, yung love mo sa ginagawa mo. Integrity, yung katapatan mo, yung pagiging totoo mo na dapat hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, truth lang yung ginagawa mo at yung nilalagay natin sa mga documents. Kung ano man kapag sinabi natin na yung produkto ay safe, pure, and effective, dapat totoong safe, pure, and effective. Yung discipline natin, disiplina natin sa sarili natin at lalo kapag nasa trabaho tayo. At syempre, yung excellence, yung kapag pinagsama-sama mo, excellence, ibig sabihin, nandun na tayo sa pinaka-top. Kapag pinagsama mo si pride, si love, integrity, si discipline, makukuha natin yung excellence, hindi lang sa sarili natin, kundi sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Ali's quality policy. So meron tayong quality policy. So Ali is quality to provide pure, safe, and effective and quality products and ensure customer satisfaction through yung first, continuous improvement of its quality management system or yung QMS. Pangalawa, yung complying with current regulatory and environmental safety and health or yung ESH. Pangatlo, yung fostering excellence and competencies through training and development. Four, yung striving for quality and operational excellence or yung OE, guided by four quality behaviors. Meron tayong apat na quality behaviors. Yung first, yung think quality always. Pangalawa, yung speak up for quality. Third, yung always ask why. And third, yung enhance skills. So Ali work closely with its customer, suppliers, and partners to establish critical business quality objectives. At Amherst Laboratories Inc., quality is a way of life. It is everyone's responsibility. So quality policy, Amherst Laboratories, yan ngayon. So kailangan tatandaan lang din natin siya. Hindi man natin siya makabisado word by word. At least may, ang importante doon kapag naitanong sa atin, ano ba yung quality policy, i-explain natin siya. Kahit sa Tagalog naman eh, ma-explain natin siya ng maayos. So, environmental safety and health policy. So, Amherst Laboratories Inc. is dedicated to provide workplace that is free from accident, ensuring the optimum health and wellness of its people while nurturing and safeguarding the environment by first, syempre complying with statutory environmental safety and health regulations. Pangalawa, ina-ensure that that adequate programs in eliminating impacts, hazards, and risks to the environment as well as safety and health of its people are effectively in place. Third, fostering an open culture that empowers all employees to share ideas that will contribute to the safety of all. Four, promoting the highest degree of physical, mental, and social well-being of workers. So all Amherst Laboratories Inc. team members commit to give full support to take responsibility to the successful implementation of all ESH programs. So again, hindi natin siya kailangan kabisaduhin word by word, pero kung kaya yung kabisaduhin, better yon. Pero ang importante doon, naintindihan natin at kaya natin i-explain siya. So, product overview. So, baka kasi maitanong, ilang taon ka na po ba sa kumpanya? Sige nga, kung talaga nagtatrabaho ka dyan, kung naiintindihan mo yung mga processes, magbigay ka nga kung ano yung mga product na ginagawa nyo. So, alam naman natin na meron tayong dalawang planta. Meron tayong solids and meron tayong liquids. So, meron tayong mga solids products, meron tayong liquids products. So, ano ba yung mga forms ng mga ginagawa natin? Meron tayong cups of solids, meron tayong tablets, capsules, powder, suppository, creams, and ointment. So, tandaan lang natin, di ba kaya siya from the word na rin na SPCO, yung solids, creams, and ointment, di ba? So,
tablets, capsules, powder, suppository, creams, and ointment po yung mga produkto natin. So kapag tanong naman, ano naman yung mga brand na usual na ginagawa nyo? So andyan yung Dolphinol, Lifezar, Hemarate, FA, Vestar, Neurogen, RM, Mefenamic, and Calciumate. So alam naman natin kung ano yung mga brand na yan. Especially kung talaga nandun tayo sa mga kanya-kanya natin. Kasi ito yung mga word, ito naman yung mga tanong na hindi naman tayo magkakamali. Bakit? Kasi alam natin eh. So for araw-araw ba naman natin hinahawakan itong mga to, tanda na natin to. So for liquids product naman, ang ginagawa natin yung syrup and suspension. So kapag tanong, ano naman yung mga top brands na ginagawa nyo? So andyan yung Celine, Nisodrine, Tiki Tiki, Allerkid, Biogesic, Nizep, and Growy. So ito yung mga regulatory agencies. Meron tayong FDA, meron tayong Bureau of Fire Protection, Philippine Drugs Enforcement Agency or yung PDEA, DOLE, yung Department of Labor and Employment, PNP, Philippine National Police, Security and Exchange Commission or yung SEC, DNR and Department of Environment and Natural Resources, BIR, Bureau of Internal Revenue, LLDA or Laguna Lake Development Authority, and syempre yung mga local governments. So ALIS organizational structure. So para lang maging familiar kayo yung sa yung organizational structure ni Amherst, yung pinakataas syempre yung manufacturing division, so under lahat ng CBP nandiyan na yung manufacturing cluster head, QA cluster head, tapos HR cluster head, tapos sa baba na andiyan na yung sa solids plant, processing, packaging, materials management, line maintenance, technical services. Sa liquids plant naman yung processing, packaging, materials management, line maintenance, technical services, plant QA QC, QA operations, sa laboratory, quality engineering services, sa plant admin and services, ay si finance, facilities engineering, occupational health and safety, HR and admin, ay yung operation services. Then for Delta plant naman, ay si processing and packaging. May materials management din dyan, engineering, technical services, and quality control and assurance. So our senior leaders, para lang familiar tayo kasi baka maitanong sa atin, ilang taong ka na dyan? 2 taong ka na? 3 taon ka na? Sige nga, sino yung manufacturing cluster head nyo? So ayan lang. So kailangan familiar tayo, kilala natin kung sino yung mga sa South Cluster Heads. Kapag sinabing South Cluster Head, meron tayong 6. Yun nga si yung sa manufacturing cluster head natin si Sir Joe Narvaez, QA Cluster Head si Sir Alan Punong Bayan, yung HR South Cluster Head naman natin si Ma'am Karen Somera, yung TS Cluster Head natin si Sir Eugene Cunanan, yung OH Head naman natin si Doktora Angie Domingo, and yung Finance Head naman natin si Ma'am Maribic Gabriel. So, 6 sila. Kapag naman tinanong, meron ka bang kilala or ilan yung her senior leadership team? Meron po tayong 9. So, ayan si Sir Kit Camonias, yung solids plant head natin. Sa liquids plant head naman, si Sir Bernard Pedro. Meron naman tayong night shift plant head, si Sir Erwin Sayok. Sa QC lab head, si Ma'am Divine Quinto. For QAO head, si Ma'am Amsi Capili. For QES head, si Ma'am Kim Obaldo. For engineering head, si Sir Doms Domingo. For OS head, si Ma'am Tet Kasupanan. And sa plant admin head naman natin is si Ma'am Joy Mazon. So meron naman tayo sa Delta senior leadership team naman. So si Ma'am Angela Carla Gopez, siya yung Delta Plant Head. At si Ma'am Virenelli Cristobal, siya naman si Delta QCA Head. So, sino naman yung mga RESH leadership or sa safety and health natin? Si Doktora Angie Domingo, company physician. Shena May Astilla, siya yung company nurse natin. For PCO or yung Pollution Control Officer, si Sir Rainer Fitzgerald Estacio. Safety officers natin, 3 sila, Marie Bernadette Sabido, Ivan Kasupanan, and Leonard Goyala.
Alice, stakeholders. Customers, key customers, syempre, business corporate, andyan yung mga parent, company, and shareholders or si Unilab. Sa community naman, siya yung immediate community and local government. Syempre, si City of Binyan, bilang si Amherst ay nasa City of Binyan. Suppliers, third-party contractors, and syempre yung employees or all regular personnel. So, who is your key customer? Kapag sinabing sino yung customer nyo or yung client company nyo, siya si Amherst Laboratories Inc. So, subsidiary pharmaceutical toll manufacturer of Unilab Incorporated. So, hindi po natin sasabihin na kapag sinabing sino yung kliyente, sino yung client company nyo, hindi po si Unilab ha. Mali po yung sagot na si Unilab. So, ang kliyente ni Amherst ay si Unilab, pero ang kliyente po ni Taplis ay si Amherst Laboratories. Natandaan po natin yun ha. Again, sino ang employer mo? Si Taplis Solutions Inc. Sino yung customer or yung client company niyo? Siya po si Amherst Laboratories Inc. Suppliers and collaboration. So, key suppliers, ayun si Taplis Solutions, tayo yung sa labor services, si Dens Reading sa housekeeping, Bengar, packaging label, Ubix photocopying, sa Rentokil, pest control, Kindrill Philippines sa IT services, Armadillo Security, Miko Ansha yung sa canteen, Montes canteen din, Rainfield Philippines Laboratory Equipment Services, Shimatsu Philippines Laboratory Equipment Services. Sa collaboration sa man, yun si SMM, IPLM, CQANC, CIT, and CPSG. Ito, hindi naman masyadong skip na natin. So, what is the supplier accreditation policy? Ito, hindi naman masyado. To ensure the Amherst Laboratories only deal with the legitimate and credible suppliers, to ensure that suppliers are equipped to supply the goods and services, in ensuring delivery and supplier reliability in accordance with the required quality and standard of Amherst. So what are the minimum requirements? Siyempre may BIR. Ito hindi na naman masyado to. Skip na lang natin siya. So nagkakaroon tayo ng evaluation lagi. Si Amherst, ine-evaluate po tayo based on siyempre sa every year to annual. So, ine-evaluate tayo based dun sa ano ba, kumusta ba yung nabibigay ba natin yung kailangan ng customer natin, yung manpower, na susustain ba natin yung tao, kumusta yung performance ng mga tao, may mga quality issue ba yung mga tao, ganun. So, what if rating did not meet? Anong ginagawa? Nagkakaroon ng kapa? Follow-through monitoring is done through the quality supply engagement meeting. Ali admin to conduct supplemental trainings as necessary. So, what support had been given to the TPCS in response to the pandemic? Ito yung mga nabigay ni Amherst. Kapag naitanong tayo, ano ba yung mga napoprovide ng client company or ng customers sa atin, lalo nung pandemic, free meals during stay-in, di ba? Free yung pagkain natin nung during the pandemic. Kapag di naman pandemic, naka-subsidize naman. So, during lunchtime, binibigay lang natin 10 piso. Tapos, kapag naman OT, free meal na yon. So, nung pandemic, nagbigay din ng available beddings for use during stay-in, free swab testing, free COVID vaccination including booster, nagkaroon tayo ng mga triage services, free vitamins, free KN95. During this time din, nakapag-provide din sila ng free shuttle kung di ako nagkakamali. Tapos, syempre, yung free alcohol para sa lahat naman niya. Kahit saan ka naman magpunta, free naman yung alcohol. So, who is your employer? Review lang tayo. So, si Taplis Solutions Inc. Who is Ali? Si Ali ay yung customer or yung client naman ni Taplis. Sino kayo na dapat tayo nag-report? Kapag tinanong kayo,
Sino kayo na dapat nag-report kapag meron kayong mga sabihin, may concern kayo, dapat sa coordinator sa amin, sa top list coordinator or sa supervisor. Kapag naman tinanong, who determines or communicates your schedule? Sino nagbibigay ng mga schedule nyo? Sino nagsasabi ng schedule nyo? Sino gumagawa ng schedule nyo? Siyempre si top list supervisor or si top list coordinator sila. Tapos si kung saan naman nagagaling, kapag naman naitanong naman si coordinator o saan naman saan nagagaling yung ano nyo, yung schedule nyo, galing yung sa department. Pero kapag kayo yung tinanong, sino nagbibigay ng schedule nyo, kayo nagagaling yung schedule nyo, syempre doon sa coordinator. So ito yung mga trainings. Tandaan nyo kung ano yung mga trainings na binibigay natin. Diba? Tandaan nyo naman kung ano yung pinagdaanan natin training, even yung mga nire-refresh natin. Syempre yung GMP, yung good documentation or yung GDP and data integrity. 6S, syempre, andyan din yung safety and yung proper gowning procedure. So what are the benefits of 6S? Andyan yung tandaan natin yung chief. Ano yung chief? Create first impression. H, helps detect abnormalities. I, increase morale. E, ensure a safe environment. F for feeling of refreshment. So, tandaan natin yung word na chief din. Pero pwede nyo naman tanungin, o ano ba yung mga benefits ng 6S? Siyempre, para masigurado na safe yung environment natin, yung work environment, para mas mabilis yung trabaho natin, hindi tayo paulit-ulit, mas maaliwalas kumilos, mas ligtas. So, yun po. May importante doon, alam nyo kung ano ba yung importance ng 6S. Muda, ibig sabihin waste, mura, inconsistency, muri, strain. Kapag sinabi naman Gemba, ano yung Gemba? Ibig sabihin real place. Kapag Gembutsu, actual condition. Kapag naman Genjutsu, facts about the condition. So medyo tandaan lang din natin para kapag tinanong, random lang naman eh. Ito yung mga pwedeng itanong sa atin. Ano yung muda? Ano ba ibig sabihin ng muda? Waste po. Kapag Geba, real place. Kapag muri, ano ibig sabihin nun? So tandaan lang din natin siya. So meron daw 7 types of muda. Transport, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, and defects. So 7 types of muda daw yan. Team wood. Tandaan nyo yung word na team wood. 7 types of muda. Transport, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, and defects. So, reminders for the virtual site visit. So, ito yung mga usual na tandaan natin, ha. Don't cause unnecessary delays in the interview schedule. Strictly, no recording of any kind, whether audio or video. Camera and video on during interviews. Listen to the interviewer and maintain good eye contact during the interview. Naka-focus lang. Huwag po tayong patingin-tingin kung saan-saan. Don't answer your cell phone. Check messages or text during an interview. Kailangan wala kang dala kahit na ano. Kailangan naka-focus ka sa interviewer. Kailangan nakatingin ka lang sa kanya. Nakikinig ka. Iniintindi mo kung ano yung tanong para masagot mo yung maayos. Take time to think about how to answer unexpected question, you can repeat the question to give yourself a little extra time. So, huwag ka sagot na sagot. Isipin mo, tama ba yung sasagot mo? Isipin mo na tama ba yung inaral mo? Isipin mo muna na maayos bago mo siya sagutin. Pero, huwag mo naman patagalin. Baka lang pag-antayin mo ng matagal yung nagtatanong sa'yo. So, parang normal lang. Chill lang dapat. Ang importante kasi tatanong sa'yo para sagutin mo ng maayos, wala namang mali eh. Ang importante, alam mo yung process. Alam mo kung ano yung naintindihan mo, kung ano yung processes, at alam mo yung kung nasaan ka at kung ano yung ginagawa mong trabaho. Yun lang naman yun. So, again, tandaan natin, tayo ay empleyado ni Taplis Solutions Inc. Ang customer natin or ang client company natin ay si Amherst Laboratories Inc. Ayan, kapag may iba kayong tanong, tanungin nyo lang yung mga coordinator during peer meeting. Okay?
yun lang. Kapag wala na kayong tanong, marami pong salamat. And pakikalat po. Salamat. Thank you. Stop recording.